yun, guys. Next time ko ipapakita sa inyo, or makikita nyo din naman sa mga susunod kong videos, pero tatry kong mag-insert dito ng mga photos, ng mga images, and ng mga MP4 or mga videos para makita nyo kung gaano kalinaw yung camera. Like, sobrang kitang-kita yung pores mo and yung pimples mo, yung as in kitang-kita lahat ng ano sa'yo. Sobrang ganun ka. Pak na pak ng camera nyo talaga ng iPhone, hindi nagsisinungaling. Sobrang malala talaga to the highest level na nanapak yung quality ng camera. Kitang-kita lahat. So, hindi ito yon. Pero, hopefully, maipakita ko sa inyo. Kasi ngayon, inaano ko pa siya, ina-explore ko pa yung sa 12 PM. 12 Pro Max, I mean. Tapos, tinitignan ko din yung pagkakaiba sa iPad namin nung, ano, sa iPad nung camera, ganito ganyan. Kaka-uwi ko lang. And, nabili ko na to. Yan, Apple. Yan, Apple. Maliit na siya. Nagtitipid na yung Apple. Yan, maliit na siya. Hindi na siya katulad nung dati. Kunin ko yung dati, ah. So, ayan nga. Hindi na siya katulad dati. Mas namipis na siya. Compared dun sa mga ganito. Kung imagine nyo. Ito yung iPhone pala dati. Saan pa ba yung mga iba ko? Ayan o, ang kapal. Like, ang kapal noon. Kasi, ayan o, see the difference? Panipis na ng panipis. So, ayan o. Ganyan, ganito na lang siya. Mas malapad lang siya. Sa personal guys, malaki siya. Akala ko kasi sa videos, sa mga nakita kong reviews, maliit siya. Pero malaki siya. Malaki talaga siya. In person. Yan siya. Biro may ito yung kamay ko. Pero malaki din kasi yung kamay ko. Pero ayan. Yan siya. PM Pro Max. So, ito siya. Ayan. Oh my God. I-unbox na natin siya ngayon! So, i-unbox na natin siya ngayon. Binyag-binyagan muna natin ng very light. Char. Huwag niyo akong tularan, ah. So, let's go. This is it. This is it! Tiyan! Sobrang ganda niya in person. Sobrang sexy niya. She looks so perfect standing there. Ang laki niya, no? Ang laki niya sa kamay ko. Hindi tayo nasanay kasi yung mga iPhone, manipis siya at saka maliliit lang siya. So, ngayon, ito na yung pinakamalaki nila, yung Pro Max. Ito yung pinili kong kulay, guys. Talagang, nawala na ng stock ng mga ganitong color. Kasi, hindi mabili yung ganitong kulay. And, mas gusto ko yun. Kasi, hindi siya, alam mo yun, minimalist kasi yung color black. And, favorite color ko to. And, ayoko din ng mga mabili. Ayoko ng merong kapareho palagi. Ganun. Ayoko ng merong kapareho. Gusto ko ako yung naiiba. Ganun. So, ito din yung ano. Kasi, diba yung pack na pack ngayon, or patok na patok ngayon is yung Blue Pacific. And, yung, rose gold tuloy, yung gold na medyo pa white, kasi yung gold parang white lang naman talaga siya, hindi naman siya literal na gold, hindi naman siya pwedeng masanla. Kung pwedeng masanla, yun na lang yung binili ko, di ba, Charla? So eto, ayan, yun yung binili ko, graphite yung kulay niya, yung isa Pacific Blue, and then ito naman graphite, and yung isa white or gold or iba silver, midnight green yung sa 11 eh, and then ito na siya, guys. Hindi katulad dati, ano siya, transparent, ngayon white lang. So tignan natin, di ba, kung iPhone talaga to, Char. Hindi, actually guys, to be honest, na-ano ko na siya, na-unbox ko na siya doon. Kasi syempre, yun yung important doon, na ma-unbox natin siya doon. Dahil nga, syempre, di ba, para sure ka na gumagana, di ba? Then, ayan siya. Nagtitipid na talaga yung Apple ngayon, ayun o. Designed by Apple in California. Nagtitipid na yung Apple ngayon kasi ito na lang yung laman, guys. Cord na lang, wala nang charger, wala nang earphones, di ba? Saan ka makakabili ng phone na walang charger, na walang earphones, di ba? Sa Apple lang. Ngayon, ito na yung latest nila. Ganun na yung upgrade nila, nagtitipid na sila. And, pati yung sticker, guys. Alam siya. Ay, ang ano na niya, no? Parang ang dugyot na niya agad. Yung fingerprint. Ayun, no? Grabe. Ito, isa na lang yung sticker ng Apple, no? And then yung tool para sa SIM.
And then yung manual na iPhone, ayan, ganyan lang, kapiranggot lang yung manual, hindi na katulad dati na maraming pages. Talaga nagtipid sila, guys. And syempre, wise ang Apple. Syempre, alam naman nila na dahil wala silang nilagay dito kasamang, pag bumili ka phone lang talaga, walang kasamang anything, na charger, walang AirPods, walang mga earphones, ganyan. So syempre, dahil alam naman nila na bibili ka. Bibili ka sa kanila ng charger, which is yun nga, kasi no choice eh. So, syempre, wise ang Apple, sabi nila, kailangan, syempre, may iPhone siya, so bibili siya for sure, hindi niya mapipigilan, hindi siya bumili, kasi kailangan yun, accessory yun ng phone niya, diba? So, ayan, bago natin ibuksan yan, ito na nga, hindi siya kasama sa phone, bali ito. Charger, tapos bibili din ako ng isa pang klaseng charger niya, yung MagSafe, yung magnet lang, tapos magcha-charge na siya. So, ayan, hindi siya kasama sa phone, kailangan mong bumili. Siyempre, akala ng Apple, kapag bumili ka ng iPhone 12 Pro Max, akala na sobrang layo mo ng ano, pera. Hindi, iniisip na nila, ay, bumili sila ng ano, worth ganitong, ano natin, product. So, tag-tag sa akin eh, char. Hindi, ayun. So, bumili sila ng ganitong worth na product. So, for sure, afford nila yung AirPods, afford nila yung charger, yung MagSafe, na pagkamahal-mahal din, ang mga accessories. Dahil hindi na nila nilagay dito, kung ano yung bahalang humanap nun sa store nila. Or, bumili nun, di ba? Kasi for sure naman, hindi mo papalagpasin yun dahil accessory nga yun ng phone mo. So, ayun na nga. Ito na. Ito na yung realidad. Ooh. Ano siya, no? Madumihin siya, guys. Kailangan mo na siya. Ayun pa pala. Ito pa pala isa kong binili. Ito, di ba? Bumili ako ng charger. Yan, hindi yan kasama sa phone. Siyempre, bibili ka din ng case. My gosh, ang gasto talaga pag bumili ng phone. Kaya madami ka pang bibili. Bukod pa yung load char. So, ito na nga, case. Di kasama to. Binili mo. Clear case. And then, itong, ano niya, naka-portrude, di ba? Yung camera niya, naka-portrude siya. Ayan. Kita niya ba? Prone siya sa gasgas and mababasag siya kapag ito yung bumagsak. To be honest, guys, nabagsak ko na din siya kanina. Kasi nilagay ko to sa bag ko eh. Nung binili ko. Nilagay ko siya sa bag ko para safe. Kasi, syempre, nakalagay lang siya sa paper bag, di ba? So, nilagay ko siya sa bag ko. Nabagsak ko siya ng CR ako kasi... napitas yung ano, ito. Ito yung bag ko. Napitas siya. Kasi mabigat kasi talaga yung 5 Pro Max. Eh, medyo mabigat na din kasi ito. Nandito din kasi yung phone kong isa. Nasa na yun? Nasa na yung phone ko? Ay. So, ayun, nandito. Napigtal siya. Tapos bumagsak siya. Nandito yung phone. Tapos gumanon siya. Pero, paharap naman yung bagsak. Bali, ito yung bag bumagsak. Mabinyagan ko agad. Ito yung bumagsak pa ganun. Hindi naman itong camera. Buti na lang hindi yung camera. Pero at least, na-prove natin na hindi pala siya mabilis masira. Char. Kasi wala namang nangyari nung nabagsak. Pero hindi naman kasi grabe yung ano, pagkakabagsak, parang sakto lang. Hindi, narinig ko din yung pakak eh. Pero, ayun nga, nasa loob naman siya ng bag nung nabagsak siya. Pero huwag yung tularan yun guys, kailangan maingat kayo. Hindi ko din kasi alam, maingat naman ako, pero hindi ko alam na mapapatid pala to. Hindi nga siya matibay at bumigat siya eh. Bumigat kasi siya yung tuloy. Pag CR ko, eh, hinihiyo pa naman ako, nagmamadali ako, diba? So, ayun. So, kailangan ko na siyang punasan, guys. Pupunasan natin siya. Wala mo pumunas to. Ayun pa pala, di ba? Bumili ako ng case. May case siya. Kailangan yung bumili ng case, di ba? Kasi nga, syempre, sa lahat naman ng phone, kailangan yun. Camera lens. Bibili ka pa ng camera lens. Hiwalay din siya sa tempered glass. Ito din, tempered glass. Ito. 3D camera lens. Di ko sure. Basta ito lang yung binigay. Ayan. Di ko na sure yung mga ganyan-ganyan. Tapos, ako na lang nagkakabit. And, tempered glass. Walang ano. Pamunas. Yung mga pang wipes. Para malagay ko na yung tempered glass. So, yun. Tapos natin. Ayun, meron siya akong parang wipes. So, ayun. Tempered glass, bibilin nyo. Charger. Pero dalawang charger yung binili ko kasi wala lang. Gusto ko lang din kasi matry itong ano eh, MagSafe nila. Kasi sa iPhone 12 Pro Max nang meron ganito. First time ng iPhone. And ito yung charger nila na. Ang laki ng box nito. So, expected ko ganito din siya kalaki. Pagkatanan ko, ito lang pala siya. Madami naman kaming ganito sa bahay. Oh my God, char. Hindi, kasi original kasi to. And, ano siya, pa-Apple talaga siya. Pang-Apple siya, ay pang-iPhone mo talaga siya. And, 20 watts. 20 watts siya. Di ba maliit yung nabigay sa akin? Hindi ko na-expect na maliit lang pala yung, ano niya, pinaka... Well, anyways, yun nga, may manual din siyang kasama. Power port. So, ito na nga yun, charger. Tapos, di ba, yung ano, may kasama naman siyang cord eh. Medyo mabait sila, char. Hindi pa sinagad eh. Sa sunod phone na lang talaga, wala ng cord. Ayan, may cord siyang kasama. Tapos, yung iPhone, may cord na kasama. Tapos, yung anchor na charger na binili natin, eto na siya. Ganito siya kaliit. So, ganun. And then, moving forward. Ito na talaga yung pinakakailangan natin gawin before anything else. Dahil hindi ko, medyo nagsisi ako, hindi pa ako nagpakabit ng ano, nabagsak tuloy siya ng walang tempered. Pero okay na yan, at least nga na-prove natin na hindi naman pala siya ganun kadaling masira. Feeling ko, matibay din yung ano niya, yung screen. Huwag mo lang lakasan yun talaga yung, as in yung malakas na pag-aano. So, ako na lang yung maglalagay ng tempered glass nito.
And ako na lang din yung maglalagay ng camera lens tempered. Mamaya natin siya guys isi-set up. Mamaya ako din siya iaano. Mamaya ako na din siya bubuksan, ipapakita sa inyo. Hindi ko pa din 'to nabubuksan actually. Hindi ko pa siya na-set up and everything. Hindi ko pa nakita yung camera. So mamaya sabay-sabay natin tignan. Ilalagay ko po muna yung kanyang tempered glass and everything. So ayan, kaya ako 'to pinili una sa lahat. Syempre favorite ko yung black. Pagdating talaga sa mga gadget, favorite ko yung black. Actually yung iPhone, yung pinakauna kong iPhone is ito siya. Black. Pero ito kasi graphite. Pagdating sa Android, ayoko ng black kasi yung binili ko na Oppo, 'di ba? Meron namang black na variant noon, pero hindi ko pinili yung black noon kasi mas nagandahan ako. So depende pa rin sa ano, sa available. Kasi mas nagandahan ako sa red. Kaya yun yung binili ko. Mas binili ko yun kaysa dun sa black ng ano ng previous ko na phone. Pero ito talaga pagdating sa Apple kasi ang ganda lang ng mga black nila na nire-release nila. Hindi lang basta-basta na black. Ayan. Ayan o, ganun din. Dito pwede kong manalamin sa ganito. Ngayon naman, dito pwede din. Tama sila, pwede din naman. Pero sa gilid, kasi sa akin, graphite, hindi masyado kita yung sarili mo. Pero pwede nga siyang mirror. Natatawa ako, kasi yung iba nagsiset up, naano sila sa Face ID. Kasi first time ata na ang ano ng Apple na magkaroon ng Face ID. Ako kasi meron ako niyan sa Oppo pa lang, meron ng Face ID, yung latest Oppo ko. So dito, meron na sila sa iPhone. And then, ayun. Ayun guys, so, sobrang laki ng difference niya dun sa before iPhone. Ito, parang bumalik siya sa dati. Kasi ganito yan, ito yung iPhone 4, tapos yung iPhone 5, kapareho na nito yung gilid. Tapos yung mga sumunod na, yung mga 6, asan na ba yung 6 ko? 7, itong 7, ano na siya, pa round. Tapos, hanggang sa lahat na ng iPhone, ano na siya, round na siya, ganyan. Pa, ano na dito, pabilog. Ayun o, kita nyo ba? Pabilog na dito. Ayan, pabilog na yung mga sumunod. Tapos, bumalik siya ngayon. Eh parang binalik lang nila yung dati. Pinalaki lang, in-enhance lang. Eh no. Eh yung pagkakaiba, 'di ba? You know, parang binalik lang din nila yung gilid, yung pinanipis. Ito talaga yung parang dito tama sila yung mga iba kong napanood na reviews. Dito talaga parang sumikat yung iPhone sa ito yung parang iconic niya na style which is yung parang pa-iPhone 5 nga. Ayun no, ganyan no. Pa-iPhone 4 or pa-iPhone 5. Instead na yung mga pa-round which is ganito. Wait lang, kunin ko yung isa ko. Ayan, ini sabi ko, ito na yung mga sumunod, 'di ba? iPhone 4, iPhone 5 mga ganito, pa-square. Pa-square, eh hindi ko mapagsak. Basta yan, pa-square yan lahat. Pa-square yan lahat. Ayan o. Diba? Pa-square sila lahat. iPhone 4, ganyan. Tapos yung mga, yung 5, ganyan. Pa-ganyan sila lahat. Pa-square. And then, nag-upgrade. Naging 6. Yung 6, ayan o. Pero actually, maganda din yung ganito, yung parod. Kasi dito, antagal na nito sa akin, dito ako sobrang nasanay. Hindi siya prone sa pagkahulog. Or baka dahil hindi lang din talaga ako burara. Or hindi lang din talaga ako palabagsak ng gamit. Wow ah, kanina lang, char. Hindi, pero hindi siya masyadong madulas sa kamay ko, I think. Or baliktad. Kasi parang. Pero ayun nga. Ito na yung mga sumunod. Parang na sila. Tingin ko parang magkasing laki pa rin sila ng iPhone 7. Ayun o. Ito yung iPhone 6. 7. And then, ito na yung 12 PM. Oo, mas malaki pa rin. Ah, halos pareho lang. Mas malaki lang to ng onte, pero parang mas malapad to. Ay, mas bet ko to sa pagdating sa ano ah. Yung parang, ewan ko, depende siguro pag matagal ko nang ginagamit, baka naman mas maganda na ako dito. Pero parang, round kasi, tas malaki, so, handy, di ba? Parang yung ganitong style bagay siya sa maliliit. Katulad nito. Pero yun nga, moving forward, ang ano ng mga box nila, no? Ang dati, kasi kasama dito yung mga madaming pages ng manual, charger, na complete set charger talaga na maggamit mo na. At as in yung, ano, usual phone na pag bumibili ka, kasama charger, kasama yung earphone. Ngayon kasi kailangan bumibili ka na ng AirPods. Ano siya, magkaibang purchase na siya. Hindi siya na siya kasama sa isang bilihan ng phone. So yun na nga, ilalagay ko muna yung tempered kasi masyado na akong madami sinasabi. So ayan guys, ito ay reward ko sa sarili ko. Reward? Anong ginawa ko? Gago! Hindi ganun talaga para sipagin ako mag-aral. Lalo. Kapag mga ganitong bagay, sinisipag ako lalo mag-aral eh. Shout out po sa daddy ko dyan, tsaka kay mama. Sa mga magtatanong dyan, bakit black pang lalaking kulay? Well, pinili ko yung color ng phone ngayon. Bagay talaga sa personality ko. Yung phone na pinili ko ngayon. Strong and firm, bold, extraordinary. Ganun, graphite. Kakai, babe.
fairness, one hand. Nagbi-video ako at the same time, nagtitempered. Eh guys, grabe, sobrang sensitive pala talaga ng camera niya. Kasi sobrang dumi. Sobrang dumi. Nilagay ko din kasi ito sa bag, diba? Gaya nga lang sabi ko. Mamaya na nagbi-video ako, mamaya ako ipapakita sa'yo. Okay, okay, papay ko. End mo lang. Huwag kang gagawa ng ano, room. Kasi magla-live ka. I-click mo, sarado mo yung ano ko, yung kwarto. So, ayan guys. Hindi pa ito nakikita nila mamaya. Mamaya. Pagbaba ako. Pero ngayon, nakita na. Pumasok eh. So, ito. Sobrang dumi niya. Hindi ko lang masyado nakikita guys. Try kong gumamit ng flash para makita niyo. Ayan. Sobrang dumi. Ang bilis yung tumumi. Grabe. Grabe, ang bilis yung dumumi. In fairness ha. Hey, in fairness. Kailangan mo talaga siyang lagyan ng case and everything. Kasi sobrang bilis yung dumumi. So, ayusin ko lang to guys. Kasi ang dumi talaga. Ang dumi yun. Nilinisin ko lang itong mabuti and then saka ako ikakabit yung camera lens. Guys, unahan ko na kayo habang nag-edit ako, napansin ko na kamot ako ng kamot. Kasi ganyan talaga ako guys, pag naiinitan ako, nangangati tuloy, ako. Yun tuloy yung nagkakos sa akin ng parang mga ano patch or mga rashes minsan. Siyempre, tips ko din sa inyo mga body. Kung kaya ng budget nyo, as long as it is within your means, okay? At hindi kumikirot sa bulsa nyo, go. It means afford nyo talaga. Pero if you're a beginner sa pagbablog din or what, don't buy the expensive ones. One hand. Guys, ang weird ng camera lens. Kasi ganun din naman, naka-portrait din naman. So, kailangan mo din ng case, diba? Siyempre, maglalagay ka talaga ng case. Pero kasi tingnan nyo, parang ang dumi din kasi nung mismo camera lens. Ilinis ko na yung phone, pero hindi mo pwedeng linisin kasi yung camera lens. Kasi may dikit yun, diba? Dumi niya, guys. Parang may mga area. Alam, kapag tinignan natin yung camera nito and kapag hindi maganda yung quality, tatanggalin ko na lang yung camera lens. Kasi baka maapektuhan yung camera niya, di ba? Yung quality. Yung gano'n. So, parang mabilis lang siya. Hindi naman siya yung sobrang cute na ligyan. Mas delikado mo kasi nilagyan natin ang camera lens. I don't know, pero let's case, panasan ko lang ulit. Pa nga siya, hindi pa siya totally black. Pero, hindi parang grayish pa siya. Oh my god! Natanggal ang kanyang camera lens. Well, anyways, hindi ko siya titiinan ng sobra. Ipapaayos na lang natin soon kapag ano. Kaya kung bakit natatanggal pala siya eh. So parang useless naman pala. Para lang ma-safe siguro yung ano sa gilid. Pero kasi baka ang apektan yung camera. So ang gagawin natin, i-set up na natin. Pero bago pala natin ito i-set up, ayan, na-open ko na. Diba? Bago ko pa rin siya i-set up, titingnan ko pa rin yung kanyang serial number. Let me check first. Bago ko siya i-set up, talaga. So, hello Del. Saan maliwanag? Hola. Hola. Hello. Ciao. Kayo na bahala, guys. Bahala na kayo. Malaki na kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya nyo na yan. Hey, shouty! Hey, baby girl! So, ngayon, i-set up. Ay, bago nga pala i-set up. Check mo na yung serial number, no? Para lang, ano? Wala lang. Para safe lagi. So, okay na, guys. Ang gagawin na natin ngayon, paglalaroan na natin siya. Paglalaroan! Ba't pa parang yellowish siya? Teka nga. Pero, ayun nga. Iba kayong mata ko lang. So, English. Ganyan. Siyempre, Philippines. Letter P. And then choose the network or Wi-Fi network. So, hindi ko alam yung password ng Wi-Fi namin. Wait lang. So, guys, ang tagal niya mag-connect sa aming Wi-Fi. Ang tagal niya mag-connect sa aming wireless fidelity or Wi-Fi. So, bago yan, mag-unbox na lang muna tayo ng ating MagSafe charger. My God, Apple ah. Magkano to Apple? Hindi pa kasama sa phone eh, no? Nakakaloka. Talagang inisa-isa niya, no? Wise din, ang galing. Pero talagang tinatangkilit naman natin, so na tayong magreklamo, di ba? Chor. So, ayun. Pusan ko lang, and then itatry natin siya. Manual ng Apple. Charger. Mas madami pang manual yung charger, eh, no? Ayun. Let's try this.
Designed by Apple in California. You used to. Punitin ko na. Tigas na ang box. Alam nyo, sobrang tagal kong pinag-isipan to, kaya huwag nyo ako i-judge, ha? Sobrang tagal kong pinag-isipan kung bibigyan ko ba to. Pero, sabo nga to ng lahat ng sacrifices ko at pag-i-face. Sobrang kailangan ko kasi na itong phone na to. Kasi, alam nyo naman, social media at saka yung work ko phone. So, wala na akong ibang ginagawa ko di phone, ganyan. Social media, socknet. Actually, parang dito ako magsisisi sa charger kasi dalawa-dalawa yung charger ko. So, ayun. Pero ayun nga, going back, ito ang pang-birthday gift. Graduation gift ko na senior high. Tapos, siguro graduation gift ko na din sa pagbago ako ng management. Tapos, ilang birthday na yung dumaan. Ito na yun. Kaya hindi pa yung nakaka-set up dahil sa wifi. Hindi ko maano. Loading na lang yung wifi. And then, ayun, kailangan ko tong phone na to kasi alam niyo naman, gusto ko makaproduce ng quality content. Ayaw ko bumili ng camera kasi masyadong malaki yun. Actually, ito nga eh, nalalakihan na ako dito kasi gusto ko talaga dapat yung mini. Kaso, mahilig din naman kasi ako sa malalaki talaga. At saka, ganun din eh. Kumbaga yung quality ng camera, ganun din. Edi, dun ka na dun sa max. Kumbaga, itodo mo na, di ba? Parang ganun. Pero ayun nga, medyo sabaw na ako. Kasi nagugutom na, hindi pa ako makain. Yung course ko din, photography, film, etc. And hindi din ako nga kasi pala laptop or computer kasi nga, as much as possible phone talaga yung pinaka best friend ko. Mas di-disregard ko yung camera na bumili ako noon. Mas di-disregard ko bumili ng laptop. Pero although meron akong dalawa, pero mas i-disregard ko yun kasi mas pipiliin ko yung mas handy at saka yung mas magagawa ko naman lahat doon kahit hindi na yung isang malaki. Ganun ako eh. And then ayun nga, kailangan ko siya sa work and everything, kaya ako makaproduce ng quality content. At saka may dami nakakapansin na may dami nagko-comment sa akin na kasi ginagamit ko kasi ngayon sa pagdi-TikTok ko at saka pag nagbo-vlog ako, kalalasan talaga is yung Android ko na phone yan. Madami nakakapansin na pixelated or low quality. Pwede ko ilagay dito yung mga comments kung makahanap ko. Try ko hanapin. Na low quality nga daw, ganyan. So, parang kapag produce din tayo ng magandang content, di ba? Kailangan din talaga natin ng quality na camera or instrument. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan ganun na agad yung bibili nyo, guys. Mag-start lang muna kayo. Ito, gamit ko na tong Oppo ko eh. At saka yung iPhone 6 ko. Gamit ko na to. So, ayun o. Actually, ilang beses ko na ito napagawa. Sobrang mahal na mahal ko ito. Hanggang ngayon, gumagana pa rin siya. Lumalaban pa rin siya. Pero kita niyo naman na, ano na din siya. Talagang, ang dami na nitong problema. Hindi nagmagana yung button, log. Tapos, ayun, nakakailang pagawa na siya. May sakit na siya eh, kumbaga. Na-hospital siya every, siguro, pinakamatagal na yung 1 year or 2 years. Tapos, ma-hospital na naman siya. Kumbaga, ipapagawa. Papacheck up, ganun. Ipapagawa mo na naman siya. Ayan, papagamot mo na naman siya. Tapos, ano naman, gano din yung pagpapagawa ng iPhone. Mahal masyado pag magpapagawa ng iPhone. Tapos, babalik ka na naman. Pero hanggang nagagamit ko pa rin siya, hindi ko pa rin siya dinidispose. And, ayun, hindi naman ako mahilig magbenta ng gamit din. At saka, minsan pag ano ko ng gamit, binabawi ko din kasi hindi ko kayang ibenta. Parang ganun, kasi sentimental value din itong mga to sa akin. And, ayun, nagamit ko silang lahat. And, super fan din kasi talaga ako ng iPhone. Kanya-kanya naman tayo, guys, eh. Pero hindi ko sinasabi na ito yung pinakamagandang phone, ha? Kasi naglalag na din yan, dahil na nasabi ko sa previous vlog ko, kakasakit rin yan. Kakaproblema din yan gaya ng any other phone. Pero mas prefer ko kasi siya dahil ako nga, I love photography. So, camera niya talaga yung habol ko. Pero I'm not saying din na ito yung pinakamagandang camera. Kasi I know to myself din na hindi. I know to myself din na meron siyang pagkakaiba sa iba pang mga camera. Meron ding ibang portion or ibang side na dito maganda to. Ito maganda to sa part na to. So, ayun na nga yung sinasabi ko. Kailangan ko siya sa course ko. Kailangan ko ng camera na maganda din. Kasi, alam nyo, ganito kasi yan. Kailangan ko siya sa school. Dahil kailangan ko siya sa course ko. Tapos, biglang, nag-online class pa. So, mas kinailangan ko pa siya lalo. Gets nyo? Kasi more on, mas noon, hands-on kami. Pero more on video din. And photography nga. Kasi nga, cinematography nga yung course ko. So, ganun, nag-photography kami before online classes. Tapos, ngayon, nag-online classes pa. So, hindi na lang siya mismo sa course ko nakafocus. Nakafocus na siya sa lahat, sa buong pag-aaral mo. Yung parang ganun. Kasi, puro video ang requirements. Alam niyo naman yan, di ba?
ganito, ganyan. Well, I'm not saying na ba't kailangan ba quality videos lagi ipiproduce mo? Hindi naman. Pero kasi, it's a matter of preference. And, naka-depende yan sa'yo. Kasi, meron, kasi, yung iba, camera yung binibili nila. Eh, ako, ayoko nga nun. So, ito na lang. Diba? At least, work na nga. Phone pa. And then, pang contact pa. And then, pang, you know, pang school pa. So, parang all around siya para sa akin. Ganun kasi ako eh. Pag bibili ako ng gamit, ayoko nang, dito ko lang siya maggamit, pero hindi ko lang siya maggamit sa ibang bagay. At least, ito magamit ko siya sa for all around. Parang, pang kalahatan na siya in general. Talagang wala ka nang hahanapin pa. Ganun. Pero I'm not saying na hindi pa rin ako magbubukas ng laptop, diba? Actually, pinagawa ko nga yung MacBook ko eh, kasi nasira yun. So, yun, pinagawa ko kasi sa akin naman. Pero hindi ako bumili ng bagong MacBook. Yung luma pa rin na yun. And, ayun nga, stick na ako dito. Ito na yung gagamitin kong... Tatry ko din siya pang vlog yun. Isa pa yun. Lalo nga gusto ko makaproduce ng magandang vlog na hindi ko magamit ng camera. Muna, for the meantime. Dahil syempre, hindi naman ako active. Hindi ako sobrang active na nag-vlog talaga. As in, hindi pa to active sa lagi na to. What more kapag para sa akin active na ako. Yung as in lagi talaga, di ba? So, ayun lang guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag iisipin na, ano, na... bago na naman gamit, ganito, ganyan, or parang bili ako ng bili, or parang ang gastos ko. Kasi guys, hindi talaga, as in sobrang hindi. So, ang tagal ko pinag-isipan, kahit hanggang kanina nung bago ako umalis ng bahay para bumili nito, pinag-isipan ko pa rin mabuti kung Gina ba, or hindi na ako tutuloy, parang baka umulan. Ano yan, alam yun, nag-aalap ako mga rason. Pero inisip ko na, ito yung gusto and kailangan ko. And by the way, nahihingi ako ng sign, kasi wala talagang ano, graphite. Ang meron lagi is yung gold nga, white, silver. So, nanghingi ako ng sign. Sobrang wala talagang graphic. Sabi, sige, pag wala, edi wala. Edi, maghintay na lang ako susunod. Mali mo, yung iPhone 13 ang makuha ko, diba? Yun talaga actually na yung target ko. Yun na yung ina-eye ko. Yung iPhone 13. Kasi nga sabi ko, medyo matagal na. Tapos, wala pa rin yung gusto kong color. Parang laging out of stock, ganyan. Or, actually, hindi siya out of stock dahil nga mabili siya. Out of stock siya dahil hindi siya mabili. Hindi na sila kumukuha. Lagi ng graphite na black. At saka nga pala, yung sa mga magsasabi yan, pang lalaking color yan, ah. Wala, guys, ito talaga yung favorite kong color. And sobrang ganda niya kaya, guys. Sobrang ganda niya. Ayoko ng common colors. Ayoko nang meron akong kapareho. Nang madami akong kapareho. Kaya ito talaga yung pinili ko. And, black is my favorite. At saka, actually, parang hindi naman siya talaga black na black. Kasi nga, graphite siya. Andito na. Hindi pa ako makakonect sa wifi, eh. Hindi, gamitin mo muna yung, ano, wala pa yung case. Ha? Wala pa case. Meron na. Andito na muna. Parang, so, ito na guys, yung pinakamalaki at pinakamagandang iPhone. At ang pinakalatest na iPhone. At isa sa pinaka... Pero yung number one, ano pa yung number one na priority ko or hinahanap ko, yun pa yung nakalimutan ko. Which is yung storage. Yung storage talaga. As in, kahit ano pa yan. Pero kung yung storage nyan is... Kasi yun yung kailangan ko, yung malaking storage. Yung may lalagay ko lahat ng kailangan ko. Trinay kong bumili ng memory card para sa Android. Pero wala eh, sobrang hassle lang. Tapos, hindi pa rin talaga nag-work. As in... So, let's go to the, ano, ito na yung mataas na gig na kinuha ko. Ang sexy mo, babe. At first, kasi I'm confused din kung if I'm going to buy this na, or yung 10X na lang, ganun. Or yung, I mean, yung XX, S Max, ganun, or yung 10R, mga ganun, XR. Kasi ano, kaya ako na-confused kasi parang, sana, no offense ha, hindi naman, ewan ko, basta. Pero kasi, yung ibang mga nakikita ko na alam natin na naka-iPhone 12 Pro Max or naka-iPhone 12. Parang sabi ko, parang hindi naman ganun kataas yung quality pag nakikita ko yung video. Or parang wala naman pinagbago. Parang ganun din. Parang ganun din. So, inisip ko na lang din. Dahil yung storage talagang kailangan ko. And at least, siguro it's just a matter of paggamit mo din. Kasi kung kahit na maganda yung camera pero hindi ka din, alam mo yun? Parang hindi din maganda yung paggamit mo. Hindi din talaga maganda yung kakalabasan. Or, ewan ko. Kasi diba, yung ibang... Oh, hindi lang ako, diba? Pero, ewan ko ha, ako lang ba? Kasi yung nakikita kong iba ng iPhone 12 Pro Max, hindi ako na gagandahan ng sobra dun sa nakikita kong content na... Or dun sa skin kapag nakikita ko sa kanila. So sabi ko, pareho lang to dun sa ano eh. Sa Android eh. Or parang, minsan mas maganda pa yung... Parang mas maganda pa yung inaano kong... Ano, ng skin ng ano ko. Basta parang, alam mo, ang hirap i-explain guys kasi baka sabihin nyo. Hindi ko na lang isasama dito yung review kasi masyado na mahaba tong video na to. Unboxing lang naman to. Pero slightly may review din kasama eh. Pero hindi ko pa nagagamit yung 12 Pro Max. So, mga next time na lang yun. Kasi nga, kakabili ko pa yun. So, mga next time, yun na lang din sasabihin yung review.
Habol ko kasi yung storage, pero hindi na nilaglag dun sa storage na yun. Kasi yun talaga yung capacity niya. Gets niyo ako? Kasi yung Android ko, binilan ko nga siya ng mataas na gig na memory card. Pero naglag na siya eh. From the ano pa lang, 64 gig, naglag na siya. Tapos, nilagyan ko siya ng memory card. Hindi pa rin kinaya, lag pa rin siya. So, it means na hindi din niya talaga kaya yung capacity na yun. Or sa mismong phone na din talaga, internally, yung may prob. So, might as well, pili ka na lang ng phone na mataas na talaga yung gig. Para yun yung mismong capacity niya, yun yung range niya. Tapos kung maglag man siya dun, eh, malalaman na lang natin, di ba, bahala na. So, pinag-compare ko sila ng Android ko, yung Oppo ko to be specific. And, ayun, ano sila, magkasing laki lang sila, guys. Mas malapad lang tong iPhone. Pero halos, alam mo yun, magkasing laki lang sila. Pareho lang silang malaki sa mukha ko. Pareho lang silang mas malaki sa mukha ko. Although, maliit ka naman kasi talaga yung mukha ko. Pero, namitin ka sa salamin. Pero, ayun, ito nga, pwede ko ipakita dito. Ayan, ito siya. Oh my God, baka may makita kayong iba sa baba. Magkapareho lang sila, guys. Magkasing size lang sila. Yan. Magkasing size lang sila. Mas malapad lang tong isa. At saka full screen kasi siya. Kaya parang mas mukhang malaki siya. Pero gaya doon sa iPhone 7, rose gold, na pinakita ko. Ganun lang din siya kalaki. So, baka mamaya next na ilalabas sila dito, iPad na. Kasing laki. Ewan natin. Pero siguro hindi sila sanay yung iba. Kasi parang ito nga yung pinakamalaking iPhone na nilabas. Pero mas malaki kung ano kung Android sa kanya. I mean, same pala. Same. Mas malapad lang. Pero same lang din, guys. Kaya ng kamay ko. Kasi nung una parang nasabi ko, parang akala ko malaki sa akin sa kamay ko. Pero hindi, pareho lang. Nasanay na din ako kasi malaki din naman tong Android ko eh. Yeah, tsaka gusto ko din naman yung mga malalaki. Kasi nasanay na din ako dito. Although kung papipiliin ako, mas gusto ko yung mini. Kaso nagkatalo kasi sa storage at saka nagkatalo sa features eh. Pero kung may ibibigay sa akin yung ganung size pero same features, yun yung get ko kasi medyo nagparang, alam mo yung feeling na parang nagkakakal yung kamay ko minsan dito pag nag-e-edit ako or kapag may ginagawa akong iba or nanonood or nagtatype. Parang medyo nangangawit yung kamay ko dito sa Android. So, kung papipiliin ako same features pero mas maliit, siguro I think, grab ko yun. Mas malapad lang siya ng very light pero hindi naman nagkakalayo. Hindi nagkakalayo. Pero mas malapad pa rin yung 12 PM. So, ito din pala guys, ugali ko. Kapag meron akong bagong gamit, lalo na, to be specific, kapag phone, specifically pag phone, syempre may bago akong diba? May bago akong phone. Parang, sabihin ko sa kanila na, baby, huwag ka magtatampo ah. Kasi nga may bago na akong bebe. Diba? Bebe, huwag ka magtatampo. Kahit ito yung gamit ko ngayon, Android, pang vlog, pang video. Bebe, huwag ka magtatampo ah. Kahit may bago na akong babe. Kasi, bigo pa rin kayo and sobrang thankful ko sa mga to kasi, dito talaga umikot lahat ng videos ko, sila yung kasama ko. And ang gagawin nyo lang guys, magtutulungan lang kayo. Okay? Magtutulungan lang kayo ng mga bago kong gadgets, pero walang magsisilosan sa inyo. Okay? Kaya walang magtatampo, walang mawawala. Actually, yun nga, malaming beses ko na ito pinagawa, pero lumalaban pa rin siya palagi. Kaya sobrang thankful ako dito, sobrang dami kong nagawa dito. Lahat ng musical.ly ko before, dito din ako nag-start mag-TikTok. Hindi, actually sa iPad. Pero parang halos same lang, sabay lang sila ng iPad. Ang laki ng iPad para i-TikTok ko, no? Kaya sanay din ako sa mga phone na malalaki. Kahit nagdi-TikTok ako or nag-film ako ng sarili ko. Kasi actually guys, sobrang hirap mag TikTok or mag handy ng mga TikTok or what ng videos kapag malaking phone mo. Pero it's just a matter of experience siguro kapag na-train mo yung sarili mo na malaking gamit mo. Kaya kasi talaga ako sa iPad din ako nag-start ganyan. iPhone, so pinakauna kong iPhone 4 pero ayun nga, sa iPad kinaya ko din dun mag TikTok. And ayun nga, kakausapin ko lang sila na ganyan na huwag kayo mawawala. Maraming beses ko na ito pinagawa. Pero, ayun, walang silosan sa kanila ng mga gadgets ko. Sobrang thankful ako dito. Sobrang daming pictures. Lahat ng nasa IG ko, ito yung kuha. Halos lahat na nasa IG ko, ito yung nakuha ko, pinanggamit ko. And then, ito din, yung mga latest ko ngayon, bago ako mag-PM, mag-Pro Max. Ito yung gamit ko din sa IG ko. Basta sobrang ganun ako. Sabi niya, baliw ako. Pero nakausap ko yung mga gamit ko, kaya din siguro sila nagtatagal. Feeling ko may buhay eh, no? Kasi may buhay din naman talaga sila, di ba? I mean, nag-shutdown din sila, napapagod din sila, nag-overheat din sila. So, yun lang. Sana kayo din. Sana concerned din na kayo sa mga gamit niyo. Alagaan niyo sila para... Actually, yun yung lagi kong advice sa kapatid ko, tsaka kila mama. Lagi nga, alagaan niyo yung mga gamit niyo. Huwag niyong isipin na meron namang kapalit eh. Kaya okay lang, kahit basta-bastahin. Pero lagi niyong isipin na mag-thank you kayo dun sa mga nagamit nyo. At saka, talagang nakasama mo sila. So, sabihin ko lang sa kanila na huwag sila magsilusan. At, tulungan nila ako sa mga works ko. Tulungan nyo ako. Ito, bebe ko, kinakausap kita ngayon. Itong Android na gamit ko ngayon pang vlog, kinakausap kita ngayon na tulungan nyo ako, magtulungan kayo para sa akin, para sa atin. Okay? Huwag niyo isipin na papalitan ko kayo kapag ganyan. Stay lang kayo. Hindi ko kayo ibibenta. Hindi na talaga. Hindi.
Hindi. Sa akin lang kayo, guys. Kahit anong mangyari, hindi. Hindi naman di ko din ugali magbenta kasi. So, parang hanggang sa masira lang, yung hanggat hindi na niya kaya, ganun. Pero hanggat kaya pa din ipagawa, go ng go na talaga. Stick pa rin siya sa akin. So, ayun lang. Mahal na mahal ko yung mga gamit ko, guys. As in, sa lahat. Kahit hindi cellphone. Ganun, ganun. Sana kayo din. Tulungan niyo ako maging successful. Kasama mo kayo sa pag sa pagsisimula ko, sa starting point ko, hanggang sa pag-usbong ko. Actually, guys, yung iPhone 4 ko, napagawa ko pa yun. Imagine, ha? 12 na ngayon yung meron. Pero napagawa ko pa siya nun. Kaso nga lang, hindi na din niya kaya kung baga maubos na yung pera ko kung monthly ko siya ipapagawa. Kasi, ang nangyayari sa kanya, talagang mahina na yung system niya. Yun yung isa sa mga disadvantage na napapansin natin sa iPhone or sa Apple. Kapag meron na silang bagong release, yung mga luma niya, parang bumabagal na. Parang may connection silang, parang may system silang ginagawa na kapag may bago na sila, papahinain na nila yung mga luma. Pero hindi, it's a matter of paggamit din kasi at saka pag matagal na. Pero yun nga, kidding aside, sinasabi ko going back, yun nga, napagawa pa rin siya. Naniniwala ko na kaya pa yan gawin. Yung MacBook ko nga, sobrang tagal na din nun, pero gumana pa siya, nag-open pa siya. At kaya pang gawin, talagang ginagamit ko pa rin yung gadget or yung product. Hanggat kaya pa. Instead of tapon, parang dispose talaga as in. Sentimental value. At saka ito din yung isa sa mga collection ko eh, na gamit. Mahilig kasi ako mag-collection ng mga gamit. And mahilig ako sa gadget kasi super techie ako. Alam nyo naman yun. Super techie talaga ako as in. Parang best friend ko talaga ang technology as in. As in. Kaya lang naman ako nahilig din sa social media kasi una sa lahat, gadget lang din. Gadget talaga ako nag-start. I mean, gets niba? Freaky kasi ako, mahilig ako magkakalikot. Simula nung bata pala ako, mahilig ako magkakalikot ng mga ganyan. Naalala ko pa dati, tuntuwa ako nung nirelease yung touchscreen. Kasi diba dati wala pang touchscreen. Tapos nung nagkaroon na ng touchscreen, sobrang tuwang-tuwa ako. Talaga kinalikot ko yung phone ng pinsan ko, if I'm not mistaken, or tita ko. Talaga sobrang freaky ko. Wala pang wifi nun, hindi pa uso yung mga wifi nun. So, ibig sabihin, hindi ako sa SOCMED talaga. Which is ang nangyari lang, is part lang siya. Pero gadgets talaga, tsaka sa technology talaga ako mas in. So, dapat pala naging technician ako. Char. Pero actually, to be honest, dapat IT din yung isa sa mga course ko. Kasi nasa choices ko siya. To be honest. Computer kasi yung favorite subject ko when I was in high school. Junior high school. Yun lang naman tong video na isa pa. Yun lang naman tong video na to, guys. So, if you haven't subscribed yet to my channel, ayun, para more unboxing. See you on the next unboxing. No hate, spread love, stay educated everyone. If you haven't subscribed yet to my channel, don't forget to subscribe. Hit notification bell beside so that you'll be notified every time I post a new video for you guys. No hate, spread love, stay educated everyone. See you in the next one. Bye! Welcome to iPhone 12 Pro Max. Well, thank you for having me.